na nabili ko ng January, pag inon ko, parang pwede ka nang sumakay kasi maya-maya lilipad na kayo. O kaya para siyang boat. Ang ingay-ingay niya, kaya yon kailangan masolusyonan ko to at servo motor lang pala yung sagot sa problema ko na yan. Ang disadvantage lang kapag medyo kakaiba yung brand na nabili mo sa ganitong, halimbawa sa sewing machine, kapag hindi naman sikat yung brand or hindi siya common dito sa atin sa Pilipinas, medyo siguro mahirap hanapin yung pyesa. Mas madali palang gamitin itong high speed na overlock kesa dito sa kung saan magbubuo ko talaga ng damit. At aalamin natin kung para saan nga ba yung servo motor. Ano nga ba yung servo motor? Ano ba yung kagandahan ng paggamit ng servo motor? Hello mga ka-Jams! Welcome back sa aking YouTube channel! Hello sa inyong lahat, sa mga followers natin, sa mga subscribers. 6,000 subscribers na ang aking YouTube channel. Yay! Kahit medyo mabanda lang tayo makapag-upload kasi yun, naging nabibusy. At ngayon, sa video natin na ito, ay i-share ko sa inyo yung mga bago dito sa aking tahian. Meron akong brand new na Siruba Overlock. At siya ay naka-servo motor na. Pinili ko na papalitan ng servo motor yung clutch motor na nakakabit dito sa ating overlock. At ayun, papakita ko rin sa inyo. Yun, nabago na ang style ng ating ano, ng tahian. Nag-ikot na naman si Inday. Kasama rin natin ang Goshi Herbal Coffee. Yan, salamat sa nagpadala. Kasi sa totoo lang, bawal sa akin ang kape. Matagal na akong hindi nagkakape kasi oh, no. Sabi, dumidikit daw kasi yun sa balat. Kaya naging antacharot. Hindi, acidic kasi ako. Kaya matagal na akong hindi nagkakape. Pero kapag mga herbal-herbal na ganyan, mahilig ako sa ganyan eh. At ang Goshi Herbal Coffee ay mabibili sa mga sumusunod na store. Papakita ko po dito sa ating screen. Para sa mga gustong bumili nito, yan. Meron po available po dito sa mga store na to. Ayun, approve sa akin yung mga gantong kape. Siguro ano, ipag-alternate ko siya kapag magmamainit ako pag nagising ko sa umaga, lalo na yun pag nagising ako na madaling araw, i-alternate ko siya. Sunod yung tea naman kasi nag-chacha rin ako. Yun, maganda-ganda siya pang buhay ng dugo sa umaga bago ka magtahi. A few moments later. At eto na nga mga ka-jams ang aking bagong sewing body ngayon, ang Siruba Overlock. Kapag kasi overlock, four thread talaga siya. Yun ang kaibahan ng edging at overlock. Yung edging naman, pang edging lang talaga. Pwede yung 3-thread, pwedeng 2-thread. Pero ngayon, ang ginagamit ko lang kasi sa kanya, 3-thread lang kasi para mas matipid siya sa sinulid. Dahil sa ngayon kasi, pang edging ko lang naman siya. Pero gagamitin ko rin siya na yung diretsong tahina sa mga gilid, parang yung t-shirt. Kasi maganda siya sa mga ganong stretchable eh. Hindi puputok yung sinulid kapag nagtahi ka sa stretchable. Madalas kasi pag nagtahi ka dito sa single sewing machine ng mga stretchable, hindi siya umuobra kasi kapag hihilahin mo, pumuputok, napuputol yung sinulid. Kapag ganon, ang bagay doon na gamitin sewing machine ay overlock, yung 4-thread niya, na diretsong tahi mo na sa mga gilid ng tela at ayun na, diretso edging na rin siya. Hindi mo na kailangan pasadahan doon sa single sewing machine. Nagpapasalamat ako kasi nakabili na ako ng overlock na high speed. Dahil, sabi ko nga, sayang pala, sana noon pa na after pala dapat ako bumili ng high speed na sewing machine, sana pala ang kasunod kong pinundar agad ay yung overlock na ganito. Kasi sa mga garments talaga, no, ganito talaga yung mga ginagamit nila. Yung gawa ko naman kasi parang unti-unti siya, nagsimula ako sa maliit na negosyo. Ngayon, pinipilit ko na sana siyang i-expand. Parang parami na yung customers ko. Nag-joke sa akin para talagang makabili na, makakuha na ako nitong overlock. Kasi nitong nakaraan lang, tumanggap na ako ng bulk order. Eh, ang gamit ko lang, yung portable ko na edging machine. So, nagka-problema ako kasi hindi ganun na maganda yung takbo ng edging machine ko. Lalo na, nung nagtahi na ako ng marami, para siyang napagod na. Nagka-problema na siya kasi ang portable naman kasi hindi talaga siya naka-design para makapag-produce ng maraming tahi. So, kapag marami ka na talagang ginagawa, talagang mag-provide ka, mag-invest ka na ng
maayos na makina na magagamit mo ng maayos kasi talagang hindi ka naman lugi kasi gagamitin mo naman siya pang business. Nag-decide ako na si Ruba yung bilhin ko imbis na Juki kasi iteterno ko sana dito sa sewing machine ko na Juki. Kasi syempre bago ka bumili talaga ng sewing machine sa mga mananahi dito na naghahanap ng kung saan makakabili, kung anong makina ba ang dapat nilang bilhin, magsagawa muna kayo ng mga research nyo, magtanong-tanong muna kayo kung ano ba yung recommended ng mga kagaya nyo rin ng mananahe para hindi kayo magsisi sa bibilhin nyo. Ako nag-research ako eh. Itong si Ruba, may nakita ako nito sa comment na doon sa group na napuntahan ko, maganda naman yung review niya sa si Ruba. At yun nga nakikita ko naman na yung mga nakikita akong patahian din, si Ruba yung karamihan kong nakikita kapag pagdating daw sa edging. Ayan mga jams, ito yung aking si Ruba Overlock. Nabili ko siya ng brand new sa halagang 13,500. Plus, nag-additional ako ng 1,500 para mapakabitan siya ng servo motor. Ayan, naka-servo motor na siya. Kapag kasi binibenta yung mga ganito, ang nakakabit sa kanya, clutch motor. So, aalamin nyo kung gusto nyong magpakabit ng servo motor, nagpapa-add na lang sila ng 1,500. Dun sa shop na pinagbilhan ko, i-PM nyo lang ako para mabigay ko sa inyo yung Facebook nila. Dahil sa mga nakanbasan ko na ano na mga ganito, yung mga shop na bilihan ng sewing machine, ay sila yung pinakamura eh na nakita ko. At nalaman ko yon dahil yung kapitbahay namin dito sa lugar namin na nananahe, eh bagong bili rin yung overlock niya, ito rin si Ruba din. Buti na lang nakapagtanong ako sa kanya kasi ang mura nga nung pagkakabili niya compared sa mga tinanong ko sa iba na 18,000 plus kung mag-a-upgrade ka pa ng 1,500 para sa servo motor. So parang aabot na siya ng nasa 20. So ito, tuwan-tuwa ako kasi dahil brand new nga siya, kaya ayun, nang smooth naman ang takbo niya. Bagong-bago lahat yung mga blade niya, ang tatalas, at ang sarap niyang gamitin. Pinapalitan ko na ng servo motor. Ayan yung servo motor niya. Ayun sa ilalim. Matipid daw to sa kuryente. At ito, meron pala to dito. Para doon, diretso sa basurahan. Itong Juki na to, na nabili ko noong January, pag inon ko, parang pwede ka nang sumakay kasi maya-maya lilipad na kayo. O kaya para siyang boat. Ang ingay-ingay niya, kaya yun, kailangan masolusyonan ko to. At servo motor lang pala yung sagot sa problema ko na yan. Yung mga clutch motor pala, depende sa brand. May brand na maganda, na tahimik yung tunog ng makina niya. At may brand pala na, ano, na maingay yung tunog ng clutch motor kasi ang ganda ng servo motor guys, tahimik siya, pag inon mo pa lang wala siyang ugong, so kumbaga bawas stress sa ingay, halimbawa maingay na paligid mo, si ingay pa rin ng mga sewing machine mo, i-on mo lang siya, tahimik siya, bali tutunog yung pinakang ingay niya lang, tutunog lang siya kapag yung inapakan mo na, pag ginagamit mo na, yun lang, wala siyang masakit na ingay sa tenga. Yun. Kaya tuwan-tuwa ako na yun, nagpa-servo motor na ako kahit medyo mahal, pero sulit naman. Ang sabi nila, base doon sa review, ano, hindi daw siya umiinit. Tapos, na-adjust kasi ito, itong speed niya, nababagalan, pwede mong iset ng mabilis, pwede mong iset ng mabagal. Kaya nila sinabi na friendly rin siya sa mga beginner kasi pwede mong iset ng mabagal. So, kung nag-aaral ka pa lang, hindi mabibigla yung paggamit mo ng sewing machine kasi pwedeng maging mabagal lang sila. At yun na nga, mula nung dumating itong ating si Ruba, eh talagang na-inspire naman ako at talagang sipag naman akong manahe. Kasi kahit anong oras, malaya na akong manahe. Di kagaya kasi nung hindi ko pa napapalitan ng clutch motor, ng motor itong aking Juki. Nako, hindi na ako makapagtahi ng bandang kapag lumalalim na yung gabi o kaya madaling araw gusto kong magtahi. Nako, hindi ko magawa kasi feeling ko ba may babato sa aking kapitbahay sa sobrang ingay ng makina ko. At alam ko problema rin yan ng ibang mananahe dito eh. Kasi lalo na kapag lumuluma na yata yung sewing machine, no? Parang talagang umiingay na siya. Kasi may mga ganun nga ako dito nakikilala ng mga mananahe. Kinukwenta ko sila eh. At ayun na nga, mula nung dumating yung ating si Ruba,
dahil natuwa ako dun sa servo motor niya, talaga ako tuwa. At saka dito sa overlock, kasi nga bago nga kasi lahat, ang sarap niyang itahi. Parang ang sarap itahi ng lahat ng gilid ng damit. Ang sarap niya talagang gamitin. Kahit sabi nung kasama ko dito mananahe, parang gusto na lang niya lagi mag-edging eh, no? At yun din, pinapalitan na servo motor. Yan, naka-servo motor na yung ating Juki. Eh, ang sarap na niyang gamitin. Madali lang palitan ang servo motor, yung motor niya. Kaya niyo nga gawin eh. At nalaman ko yon sa vlog ni Sir Mel Buenaventura. Yung karamihan sa mga viewers ko dito, kilala yan si Sir Mel. At malaking tulong yan sa akin. Shout out sa iyo, sir. Malaking tulong siya sa akin sa mga problema ko pag nasisira tong makina ko. Dahil mahirap kasi dito sa lugar namin. Medyo mahigpit pa rin hanggang ngayon mula nung nagkaroon ng pandemic. So walang nakakapasok na technician. So ang nangyayari, pag may problema to, pag nasisira, kung ano mang nangyayari, ang lagi ko talaga ng pagtatanungan si Sir Mel. At sa vlog niya ako nanonood ng mga tungkol sa mga makina, sa mga doon ako natututo. Kaya panoorin niyo po yung vlog ni Sir Mel. Shoutout ko rin si Ma'am Jo Modesta na kapwa ko rin vlogger na nananahe. Panoorin niyo po yung kanyang mga vlog. Marami po siyang mga tutorial ng uniform, mga shorts yan. Yan ang mga magagaling na mananahe. At kasi sila kasi yung mga nakakakwentuhan ko at nakakatulong din sa akin pagdating dito sa mga problema ko sa pananahe. Yan, sila Ma'am Jo tsaka si Sir Mel Buenaventura. Shoutout po sa inyong dalawa. At diba sabi nga nila, kapag mananahi ka, kailangan marunong ka rin mag-ayos ng makina mo para yung mga minor na sira niyan, kaya mo nang ayusin. Halimbawa yung luwag yung tahe, luwag yung ganito. Kumbaga yung madadali na hindi mo na kailangan tumawag pa ng technician. So kailangan talaga yung makina na ginagamit mo, kikilalanin mo talaga siya. Kaya nung dumating sa akin to, medyo kinakabahan pa ako kasi first time kong gumamit ng overlock. So sabi ko, laki naman ng makina na to. Parang nakakatakot. Kasi apat yung tread niya. Parang ang dami namang sinulid na ayusin. So ginawa ko one time. Yung isang buong araw ko, niluwagan ko to ang mga tension niya. Tapos para mabalik ko siya, tapos nanood ako ng YouTube tutorial. Inalam ko kung paanong ayusin yung tension niya, kung bakit tumatalon yung mga tahi niya. Para sa susunod na ma-encounter ko yung ganong problema, hindi na ako sasabog, paano yun? Kasi ang hirap kaya kapag nasisira yung makina mo, parang gusto mo nang maiyak. Lalo na pag tatawag ka naman ng technician, syempre pag technician, babayad ka pa nun. Kailangan naman talaga na yung mga ganong bagay, inaalam mo na din. Para nakakatipid ka na rin sa mag-aayos, diba? Siguro naman, sana matagal-tagal kaming magkasundo nitong aking overlock. Alam ko na rin i-adjust itong lapad ng blade. Kung paanong liitan yung takbo nung tahi, kung paanong laparan. Ito, ina-adjust lang pala to. Ayan, sa ngayon, guys, andito na yung peso ng aking tahian. Pinagtabi ko na to, itong dalawang makina. At itong wall na to, gusto ko siyang ayusin para na-inspire naman ako tuwing nagtatahi ako, may nakikita ako maganda. At yung kwarto ko na doon ako nagbablog, diba, yung unang ginagamit ko, andun pa rin, andun yung unang-una kong sewing machine, yung Sunstar. At nung nakaraan kasi, nasira yon yung Sunstar. Ililipat sana namin ang pwesto. Tumaob kasi siya eh, nabagsak. Itong pyesa na to na tumataas-taas, naputol to. Tapos, nayupoy itong bakal. Buti na lang, may kakilala kami na technician na magaling mag-ayos ng makina. Nung na-interview siya, inusisa siya nung kaibigan ko. Ano, sabi niya, siya daw ay 18 years na technician sa Singer. So, kaya pala, kahit parang imposible na, parang ang hirap na ayusin ng Sunstar kasi walang pyesa na tugma dun sa Sunstar. At dun ko lang din na-realize na kapag pala ang brand ng gamit mo, ng kagaya niyan, ng sewing machine mo ay hindi common, kumbaga, bibihira, medyo bihira din at mahirap maghanap pala ng pyesa. So, parang kahit okay naman yung brand na yon, pero talagang bihira mo na siyang makita dito sa Pilipinas, dito sa lugar natin, baka pag nasira, mahirapan ka rin maghanap ng pyesa.
So, yun din, napag-aralan ko na sa susunod na pagbibili ako ng sewing machine at tips ko na rin para sa inyo. Alamin muna natin na kapag ba nasira to, saan tayo makakabili ng mga pyesa? Kasi nung binili ko yun, di ko naman naisip na gano'n na kapag ba masira, akala ko pare-pareho lang sila. Magkakaiba talaga sila kasi pinapalitan ko rin yung tension ng Sunstar. Hindi ko mapalitan ng bago kasi walang kasukat na tension. Ang ginawa ko na lang nung nasira ang tension nitong Sunstar, yung pinalitan ko yung ito, yung bakal sa loob, tas yung spring, yun na lang yung kinuha ko doon sa binili kong tension ng Juki. Iba talaga yung pyesa pala. Kada brand, iba-iba pala talaga yung size ng pyesa nila. At ayun, nagpapasalamat ako dun sa technician na gumawa nitong aking makina. Shoutout sa'yo, Kuya Ramon. At sa mga gustong magpaayos sa kanya, nagsiservice din siya sa mga bahay kung saan, kung sinong gustong magpagawa ng sewing machine dyan. Siguro, i-message nyo na lang po ako, i-email nyo po ako, kaya mag-comment po kayo dito. Kasi magaling po siya gumawa at mabait po yun si Kuyang gumawa nitong aking nung makina namin. At mapagkakatiwalaan din po siya kasi dati nung kasagsagan ng lockdown, nasira yung aking portable sewing machine. Itong dalawang edging, nasira yan. Ang ginawa ko, pinalalamog ko lang yan papunta dun sa bahay nila kung saan dun na rin siya nag-aayos ng mga makina. Ayun, pagdating sa akin, okay naman talaga. A few moments later. At ayan na nga mga ka-jams, muli ko sa inyong napakilala ang aking mga sewing buddies. Dumadami na sila, no? Tapos yung edging ko na portable, dalawa na siya. Pero yung pink kasi doon, ano yun eh, sa tita ko kasi talaga siya yung bumili noon. So, naalala kong ibenta, pero naalala ko, hindi nga pala yun akin. Tatanong ko sa tita ko kung gusto niya ibenta. Bali ang akin doon, yung baby lock na pinaayos ko ulit sa technician. Pero ngayon, hindi ko pa siya nahaharap kasi nga medyo ang dami kong ginawa. Sinong may overlock na ganun? 4-thread yun eh, nabili ko. Hindi ko rin naman siya nagamit kasi may problema pala. Napaayos ko na siya dalawang beses. Yung unang beses kong paayos, hindi ko pa rin siya nagamit. At dito, sa nag-ayos nitong aking sewing machine na yun nga si Kuya Ramon, yung technician. At ngayon ay hindi ko pa nahaharap. Titestingin ko pa muna. Baby Lock ang brand dun eh. Tapos bale, dun naman sa kwarto, dun yung isa kong tahian, andun yung una kong sewing machine, at nandun yung aking isang friend na nagtatahe. Yan, dyan siya. At dito, meron na akong kasama ngayon na isa pa ulit na si ate. Siya yung kasama ko rin na nagtatahi. Siya skilled talaga, nagtatahi talaga siya. Tahi na siya dati sa factory. Ayun, buti na lang, nagkakilala kami. Tinutulungan niya ako kapag may mga bulk order ako, kapag marami akong ginagawa. Ayun, buti na lang, nakilala ko si ate. At ayan nga mga ka-jams, marami na akong mga sewing buddies dito. At sana, dahil yun nga, nagdagdag naman na ako ng sewing machine, sana rin dumami na rin yung customers ko ng tuloy-tuloy. At sa mga ngayon pa lang nakadaan dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo at pindutin ang notification bell para lagi kayo maging updated sa aking gagawin pang videos. Sa mga ngayon lang nakadaan sa aking YouTube channel, ako po si Jen Panisares. Gumagawa po ako ng mga sewing tutorial, nagbibigay po ako ng mga tips and ideas para sa pananahe, para sa mga aspiring mananahe dating dyan na gustong ma-inspire. Panoorin po ninyo ang aking mga videos at huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at pakiclick po ang notification bell para maging updated kayo sa gagawin ko pang mga videos. At hanggang dyan mga ka-jams, magkita-kita ulit tayo sa susunod ko pang mga vlog. Bye! Ang vlog na to ay hatid sa inyo ng Goshi Herbal Coffee.